plantito at plantita, nagsisiusbungan ngayong panahon ng quarantine. Plantito at plantita ang tawag sa mga mahihilig sa pag-aalaga ng mga halaman. Ang plantitang si Marichi ay isa ring dentista. Ngunit kapag hindi nagbubunot ng ngipin, ay nagbubunot naman siya ng mga ligaw na damo sa kanyang munting hardin. Nag-start po ako, yung mga cactus lang po, 2 years ago pa. Pero hindi po sing sobrang hands-on ngayon na... Yung ngayon po talagang hands-on ako, ngayon lang po nagsimula nung nag-quarantine. Mula sa pag-aalaga ng cactus, dumami na ang mga halaman ni Marichi. Ngayon, meron na rin siyang mga gulay tulad ng okra, ampalaya, kamatis at talong. Bukod daw sa pagtanggal stress, ay nakatutulong din ito kahit paano sa kanilang budget sa pagkain. Siyempre po, pandagdag po ng pagkain, siyempre, tsaka minsan po, binibigay ko rin sa mga kapitbahay para po, kahit papano, parang ano ko sa kanila, parang, oy, harvest ko to, proud ako, kumbaga, parang pinagmamalaki ko po yung mga harvest ko. Tsaka, yun po, parang siya na po yung nagdidikta ng ulam namin. So, pag po nag-harvest po ako ng ampalaya, oy, mamaya, ginisang ampalaya tayo, ganun. Ayun po. Maging ako ay sumubok din sa paghahalaman nung mag-umpisa ang quarantine. Itong aking mga tanim, isang luya at isang sili. Dalawang halaman lang siya pero pwede na bilang plantita starter pack. Ayon sa psychiatrist na si Dr. Gia Castillo, malaking tulong sa mental health ang pag-aalaga ng mga halaman, lalo na ngayong pandemya. Actually, meron tayo dyan ng mga benefits like yung pag-aalaga ka ng plants. So that's a responsibility, right? So dun pa lang medyo na it makes you look after plants. And then you become nurturers. Okay? Also, it helps you get connected to nature. Kaya nga sinasabi, nature works. Okay? It also allows us to relax. Di kasi biro ang epekto ng quarantine sa ating pag-iisip. Of course, makaka-stress din right now. Dahil, of course, yung COVID season, di ba? So, stressful yan. Paano kung magkaroon ako? Paano yung kapitbahay meron? Baka magkaroon din ako, etc., etc. Irritability, and then, of course, anxiety. Kasi nga, baka magka-COVID, etc., etc. And depression, kasi some people... Habang naka-quarantine, di ba, parang nawala ng work, tapos yung namatayan. Kasabay ng pagdami ng mga plantito at plantita, nalulungkot naman si Marichi na marami ang nananamantala sa mataas na demand para sa ornamental plants. Sobrang dami ko nga pong nakikita na plantito, plantita, ganun. Natutuwa naman po ako na... marami naghahalaman na, tsaka kumaga po parang mas naano po tayo sa environment natin ngayon, mas napapamahal tayo sa environment natin. Pero at the same time po, nakakalungkot din na yun nga pong halaman parang nagiging chance din po ng mga iba na manamantala or minamahalan po nila masyado yung mga halaman or sinisira na po nila yung mga halaman sa mga bundok. Kaya ang mainam, magsimula sa kitchen scraps o mga buto ng mga gulay at prutas. Ang iba naman, kumukuha sa mga bakanting lote para sa mga pananim. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang gumastos. Ang pagiging plantito at plantita, bagamat maraming benepisyo, ay may kalakip ding responsibilidad. Ang pangangalaga ng mga halaman, di dapat humantong sa pagsira ng kalikasan. Para sa Panahon TV, ako si Cathy San Gabriel.